Hello po brothers and sisters in Christ, kumusta po kayong lahat? At ngayon po muli nagbabalik ako sa larangan ng social media at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta po sa akin at lalo na tigit sa aking YouTube channel, Bro Giovanni ng Japan. Maraming salamat po sa inyo. Itong hapon na ito, tayo po yung mag-aral muli ng salita ng Panginoon. At ang pag-aralan po natin ngayon, hapon na ito, ay the importance of attending church. Bakit nga ba? Bakit nga ba pupunta tayo ng church? Yung isa sa mga tanong. Ano ba, gaano ba ka-importante ang pagpunta ng church? Sayang yung oras natin, pupunta tayo ng church. Kung itrabaho natin yan, kapag sayang yung kita din, no? Pangdagdag gastos din yon. So, siguro yun yung mga mindset ng mga hindi pa masyado nakakilala kay Lord. Pero sa atin na mga nakakilala na kay Lord, kung hindi tayo makapag-church, parang kulang yung araw, buong linggo natin. So, isipin natin mga kapatid, ha? 7 days ang isang linggo. Ang hiningi ni Lord, isang araw lang, Sunday. Pero minsan, sa pag-church natin, 3 hours lang na ibigay natin kasi 3 hours lang, matatapos pinakamatagal na yung 3 hours, 4 hours na pagpunta sa church, tapos uwi na tayo sa bahay, gagawa na natin mga sarili natin gawain. Magkatapos minsan, hindi pa natin yan maibibigay sa ating Panginoon. Yan lang yung hiningi niya sa atin. Bakit nga ba, gano'ng nga makaimportante ang pagpunta sa church? Bakit nga ba magsasayang tayo ng oras para sa church, pagpunta sa church? Well, sa New Testament, or early Christians, ang mga apostol, nung nagsimula po ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, nung 30 AD po, ang mga apostolis, nagbibigay po sila ng pattern na ng halimbawa kung paano tayo magsamba, magpuri sa Panginoon. Sa Acts chapter 2, verse 46 to 47. Sabi po dito, every day, sabi pa sa natin ha, every day they continued to meet together in the temple's court. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart, praising God and enjoying the favor of all people. And the Lord added their numbers daily, those who were being saved. So, yun yung pattern na binigay. They are praising God, they are breaking bread, and they are praying. Yun yung mga ginagawa nila nang nagsimula ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. And then, si Apostle Pablo din, nag-encourage sa atin. Sabi niya sa Hebrews chapter 10, verse 25, sabi niya dito, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Yun yung sinasabi ni Apostle Pablo, na sabi niya na huwag natin yung gayahin ng iba na sila ay nag-aalisa na, hindi na nag-church. Sabi niya, encourage one another, na magkakaisa tayo, magtipon-tipon tayo, magsamba tayo, magpupuri tayo. Yun yung sabi ni Apostle Pablo, kailangan nating alagaan ang ating spiritual life at tayo po yung magkakaisa para sa ating Panginoong Jesucristo, magkatipon-tipon. Ngayong araw na to, mayroon po tayong tatlong bagay na dapat malaman. Bakit napaka-importante ang pag-church? Bakit kailangan natin pumunta sa church? So, una, para pakainin po natin ang ating soul. To feed your soul. Ang Matthew chapter 4, verse 4, sabi dito, Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, ang pagpupunta pala ng church, napaka-importante para pakainin po natin ang ating soul. So, although, sabihin natin na everyday, pwede naman ako mag-aral ng salita ng Panginoon para pakainin ko. Oh, maganda rin naman yan. Pero huwag nating kalimutan na si Apostle Paul, sabi niya, huwag nating hayaan na mamatay ang pagkatipon-tipon natin. Nag-encourage pa siya sa atin na kailangan natin magtipon-tipon. So, ano bang araw na pwede tayong magtipon? Pwede naman Bible study, ganun. Pero ano bang pinaka-common nat para sa atin? Sunday, during Sunday. And that is common din po na kailangan natin magtipon-tipon every Sunday para purihin at sambahin siya. So ngayon, kung isang tao, halimbawa, ang isang tao na kulang sa pagkain, hindi siya nakakain, lagi siya nalilipasan ng kain, di ba? Makikita natin minsan nagkakasakit na at minsan may namamatay dahil sa tawag nito, dahil sa gutom at dahil nagkakasakit siya, nagkaka-ulcer pa, di ba? Ang sakit na yan.
ulcer kung hindi, lagi ka nalilipasan sa kain. Ulcer. So sa spiritual life din natin, kung hindi po tayo lagi makakakain ng salita ng Panginoon, unti-unti tayong magkakasakit. So malalaman po natin ang tao na nagkakasakit ng spiritual life niya kasi wala na siyang excitement papunta ng church. Hayaan na lang na, hayaan na, okay lang makasimba, okay lang hindi. So hanggang sa unti-unti nang namatay at hindi na nagpapakita sa church. Minsan once a year. And then may mga panahon lang, pumunta na lang, makapunta na lang ng church, sa kasal, binyag, or thanksgiving, pasasalamat. And then huling punta niya sa church ay nung ibinaon na sa lupa. Yun na lang yung huling punta sa church. So, ang sabi dito na huwag nating kalimutan pagpunta sa church. Bakit kailangan nating pumunta ng church para pakainin po natin ang ating kaluluwa sa pamagitan ng mga salita ng Panginoon? Pangalawa, it because you were bought by Christ by His own blood. So, binili na po tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Sa Acts chapter 6 verse 19 to 20, sabi dito, "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own," sabi nito. "You were bought at price. Therefore, honor God with your bodies." Sabi niya, kailangan nating purihin ang Panginoon sa pamagitan ng ating katawang ito. Acts chapter 20, verse 28. Ang sinasabi po dito sa 28, "Keep watch over yourselves and all the flock which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherd of the church of God which He bought with His own blood." Sabi nito, keep watch over yourselves and all the flock which the Holy Spirit has made you overseer. So, ibig sabihin na kailangan nating bantayan, kailangan nating ang iglesyang ito, ang iglesya, 'di ba? Ikaw, ako, tayo mga tao, apat or lima, matatawag po 'yang iglesya. So kailangan nating bantayan kasi binili po, precious po ang pagbili ni Jesus Christ dito sa kanyang sariling dugo. Binili po tayo sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaya sabi niya na kailangan, sabi ng 1 Corinthians 6 verse 20, sabi niya doon na kailangan nating purihin ang Panginoon sa ating sariling katawan, itong bodies na ito. Kasi hindi po to atin, kay Jesus Christ na po ito. Nabili na po niya tayo sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Pangatlo, at huli po, ang sabi dito, to offer your body as a living sacrifice. And Romans chapter 12, verse 1, sabi dito, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, you offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." So sabi niya, offer your body as a living sacrifice. Kung sa Old Testament, kung sila po'y nagkakasala sa Old Testament, ano po bang in-offer nila? Ang pinakamaliit na kasalanan ay in-offer nila ay ibon. Bird ang pinakamaliit na offer nila. Ang pinakamalaking kasalanan po, nag-offer sila mga tupa, mga baka, mga malilinis na mga hayop. Yun yung in-offer nila para sa kanilang mga kasalanan. But in the New Testament, in the early Christian, ang offer po natin, itong sariling katawan natin. Because, dahil tayo ay binigyan ng Jesus Christ, kailangan natin i-offer ang ating katawan at purihin natin ang Panginoon sa pamagitan ng ating katawan. So sa to, sabi dito, "Do not be conformed to the pattern of this world, but transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will in His good, pleasing, and perfect will." Dahil tayo po yung nabili ng Jesus Christ na po nag-own sa ating bodies, sa ating katawan na ito, this is the temple of Christ, so kailangan natin mag-transform po. Huwag po tayong gumaya sa mga gawaing mundong ito. Kasi alam po natin na ang mundong ito ay kay Satan po ito. At hindi po ito kay Jesus Christ. Makikita natin na mga malalasong bagay, mga bagay na nakapaligid dito, at nagbibigay sa iyo ng addicted. Kung nagiging addict ka sa isang bagay, ibig sabihin, gawain po yan ni Satan. And then, kung maging addicted ka niyan,
yan yung lagi mong ginagawa at makakalimutan mo na si Jesus Christ, ipapalit mo na si Jesus Christ dahil dyan. So, gumagaya ka na sa mundong ito. Ang sabi dito na transform by renewing of your mind. So, sa pagitan ating pag-iisip, unahin po natin i-transform. And then, wag po tayong gumaya sa mga gawain, makamundo. Dahil ito po ay ang hindi kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon. So, sa hapong ito, maraming salamat po sa inyong pakikinig. So, bakit nga ba napaka-importante ang pagpunta ng church? Then, bakit? Una, mga kapatid, para pakainin po natin ang ating souls. Pangalawa, dahil nabili na po tayo ni Jesus Christ sa pamagitan ng kanyang dugo. Pangatlo, para i-offer natin ang ating katawan as a living sacrifice. Maraming salamat po sa inyo. Sana mayroon po kayo natutunan sa hapong ito. Sana lagi po tayong magsamba at magpuri sa ating Panginoon as our duty being a Christian. As God chose us to be a Christian, to be His followers. So maraming salamat po sa inyong lahat. At ito po, muli, ako pinagpapasalamat. God bless you all.